Hello guys, narito na naman po tayo. Ito pong muli si Nanet ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today tayo po ay gagawa ng leche flan. Ito po ay special request sa atin. Ito po ay isa sa favorite at talagang very popular na Pinoy dessert. Okay, madali lang pong gawin ito. Yung basic na leche flan lang ang gagawin natin dito. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong 12 egg yolks. So, pula lang po ng itlog ang gagamitin natin. At kailangan po natin dito ng sugar. So, itong sugar, ito yung para dito sa ating mixture ng leche flan. At ito naman yung gagawin po natin na syrup o yung arnibal na lalagyan natin ng leche flan. Okay? At kailangan po natin dito ng evap milk, condensed milk, fresh milk. At dito po ay kakailanganin din natin ng vanilla essence. Then lemon. Kasi sa Pilipinas ang ginagamit yung dayap. So itong lemon, ang gagamitin lang natin dito yung zest of lemon, yung skin. So ayan o. So ito lang ang kakailanganin natin. So madali lang pong gawin ito. Ito lang ang mga ingredients natin. Okay, umpisahan na po natin. Gagawa muna tayo ng caramel syrup para doon sa ating leche flan. So dito po ay naglagay tayo ng 1 cup of sugar. At dito po ay lalagyan natin ng water. Ito pong lalagay ko 1 tablespoon of water lang. So ayan, para lang nun sa umpisa hindi masunog yung asukal. Kasi po itong sugar, kailangan po dito matunaw siya. Okay, lulutuin natin ito. Okay, then pagkaraan ng halos 2 minutes na ito, so tandaan natin, kailangan nasa low heat lang po tayo dito. Hinaan natin yung apoy natin kasi masusunog ito. So, hindi pa ito pwede. Okay, konti pa. Few seconds pa. Okay, so pwede na to. Okay, i-turn off na natin yung heat. Okay, kailangan po ganito yung ating syrup po, yung kulay. Huwag masyadong maitim kasi pag nasunog yun, magiging mapait yung ating leche flan. Then dito guys, madali kasing tumigas ito. Nandito yung ating mga na-i-prepare na llanera. Isali natin kaagad. Kasi pag lumamig ito, sandali lang matigas na ito. At saka yung llanera, itagilid natin na ganyan para magpantay siya. Kasi madali po itong tumigas para magpantay yung kulay nung gagawin natin leche flan. Okay. So, sandali lang. Matigas na ito. Kaya dapat isali natin kaagad. So, tamang-tama lang itong ating ginawa. So, dito meron tayo, narito yung ating egg yolks at meron pa po tayong isang mixing bowl dito. So, ang gagawin natin, itry nga natin ito. Nabili natin dyan sa one coin shop. Egg separator daw ito. Ay. Nako, nasira. Ayun. Interesting naman to. Tika lang ha. Nakatuwa oh. Kailangan pala mabilis. First time kong gumamit. Wow. Interesting naman. Bumili kayo dito, dyan, oh, yung mga nandito sa Tokyo. Sa Daiso, marami po. Kaya lang yung iba, nabibreak siya.
Nabibreak yung iba. Okay. So, siguro nasa paggamit. Hindi lang ako magaling gumamit. So, kunin natin ito. Asa bilis siguro ng kamay ito. Hindi ako magaling. Okay, so, pwede na to. Okay. Then, ang gagawin po natin dito, itabi natin itong egg whites. At ito po ay may gagawin tayo dito mamaya. Okay. So, ang una po natin gagawin, meron pa tayo ditong isang mixing bowl. So, dito po ay ilalagay natin itong sugar. Yan. Then, i-dissolve natin itong sugar dito sa ating evap milk. Dissolve muna natin siya. Kasi pag dumiretso dun sa egg yolks eh, parang baka magbuo-buo siya dun. Saka mas maganda yung ganitong i-dissolve natin muna dito sa evap milk. Then, fresh milk, yung condensed milk. Mamaya na yun. Ayan. Natunaw na. Medyo natunaw na yung sugar. Then, narito yung ating mga egg yolks. I-break lang natin. Hindi naman natin yung hahaluin na sobrang halo dito. Okay, then dito, ilagay natin itong sugar at saka yung evap. Okay. Mix natin. Ilagay natin itong ating condensed milk. Okay. Simutin natin yung nasa loob ng lata. Sayang. Okay. So, haluin natin. I-dissolve lang natin ito hanggang mag-combine at ma-dissolve na completely yung condensed milk. So, ilagay natin itong natirang fresh milk. Okay, then dito, maglalagay tayo ng vanilla extract. So, yung lemon zest, mamaya pa natin ilalagay yun. Kasi sasalain po natin ito. Ipapadaanin natin sa strainer. So, 1 teaspoon. Okay, then ngayon. So, narito na yung ating mixture. So, meron pa tayo ditong isang mixing bowl. Ang gagawin natin, tayo ditong strainer. So, sasalain po natin. Okay. So, dalawang beses po natin sasalain ito. Para sigurado na fine itong ating leche flan na mixture. Okay, ilipat ulit natin dito sa isang mixing bowl. Okay, then dito gagamit tayo ng isa pang strainer, yung mas pino siya o mas fine yung magiging mixture. Okay. So, alam naman natin itong leche flan. Favorite ng lahat ito eh. Okay, guys. Then, dito po natin ilalagay itong zest of lemon. Okay, yan.
So, okay na ito, guys. So, ang gagawin natin ngayon dito, susunod. Okay, so meron tayo dito, narito yung ating, naku, tumapo na itong ating, ano dito, punasan natin. Narito yung ating steamer. So, inayos na natin dito yung ating nagawa na syrup. At dito po, ilalagay natin itong ating mixture. So, ito, tamang-tama po sa tatlo ito. Kasi, di ko naman siya yung punong-punong masyado kasi aalsa pa po ito eh. Basta ito, tamang-tama lang ito. Kasi pag masyadong manipis naman, mas maganda kasi tingnan pag makapal yung leche flan. Okay, so, ang gagawin po natin dito, guys, meron tayo dito yung aluminum foil. So, i-cover natin. Bigyan natin ng aluminum foil para yung nag-evaporate na tubig pag ini-steam natin, hindi pumunta dito sa leche flan. Yan. Itakip natin ganyan. At saka double protection. Itong lid nitong steamer, nilagyan natin ng thick cloth. And ito po ay i-steam natin 45 minutes hanggang isang oras. Okay, maghihintay na lang po tayo. Okay, at ngayon, i-check natin itong ating ini-steam na leche flan. Pagkaraan ng halos isang oras na natin ini-steam ito. So, ang gawin natin, so, ayan. So, luto na po ito kasi isang oras na siya. Medyo makapal kasi siya. Pag manipis lang, 45 minutes, okay na. Kasi, kaya lang makapal ito, kaya isang oras, okay na. So, luto na po ito. Ang gagawin natin ngayon, i-turn off na po natin yung heat. Then, hintayin lang natin ito na mag-cool down. Palamigin natin. At pag malamig na po siya, ilagay po natin sa ref. Palamigin muna natin sa ref bago natin serve at kainin. Kailan po ng halos mga 3 oras na nating nailagay ito sa ref. So, malamig na siya. Ang gagawin natin dito, itong gilid, paraanin lang natin ng knife o spatula itong ginagamit ko. Ganyan lang natin. Okay, so narito na po yung ating leche flan. So, ito po yung kinalabasan. Okay. So, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito. So, creamy yan, oh. Ganda niya, oh. Pati yung pagkakagawa po natin dito po sa ating caramel syrup. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating leche flan. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!